Isang mapagpalang umaga, mga kapatid. Ako po si Sister Jen Quizon from CRC Chess, Tessie Martinez Cavite, Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang nasusulat sa Leviticus chapter 11 verses 31 to 38. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa isang maikling panalangin. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal. Patnubayan niyo po kami sa aming mga gawain at maisapamuhay po namin ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Hinihiling rin po namin na patnubayan kami ng banal na espiritu upang maunawaan namin ang mensahe na ibibigay niyo po sa amin ngayong umaga. Dalangin po namin ito sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po natin sa umagang ito ay The Transmission of Uncleanness from Unclean Animals. Verse 31. All these small animals are unclean for you. If any of you touch the dead body of such an animal, you will be defiled until evening. Verse 32. If such an animal dies and falls on something, that object will be unclean. This is true whether the object is made of wood, cloth, leather, or burlap. Whatever its use, you must dip it in water, and it will remain defiled until evening. After that, it will be ceremonially clean and may be used again. Verse 33. If such an animal falls into a clay pot, everything in the pot will be defiled, and the pot must be smashed. Verse 34. If the water from such a container spills on any food, the food will be defiled, and any beverage in such a container will be defiled. Verse 35. Any object on which the carcass of such an animal falls will be defiled. If it is an oven or heart, it must be destroyed, for it is defiled, and you must treat it accordingly. Verse 36. However, if the carcass of such an animal falls into a spring or a cistern, the water will still be clean, but anyone who touches the carcass will be defiled. Verse 37. If the carcass falls on seed grain to be planted in the field, the seed will still be considered clean. Verse 38. But if the seed is wet when the carcass falls on it, the seed will be defiled. Sa ating devotion kahapon ay narinig natin na ang mga hayop na naglipa na sa lupa katulad ng bubuit, daga, lahat ng uri ng bayawak, tuko, buwaya, butiki, bubuli at hunyango ay ituturing ng mga marumi. Pinagbabawal ni Lord ang paghawak sa mga hayop na naglipa na sa lupa dahil ituturing itong madumi. Ang sino mang makahipo ng mga bangkay o mahulugan ng patay na katawan nito ay magiging marumi. Kapag ang palayok o banga ay nahulugan ng patay na hayop, ang lahat ng laman sa loob ay marumi na at ito'y dapat nang basagin. Ang pagkain na nilagyan ng tubig mula sa bangang iyon ay marumi na rin. Sa kaisipan ng tao patungo sa kalinisan, ang mga batas na ito ay napakahalaga. Hinihiling nila halimbawa na kung ang isang daga ay gumapang sa loob ng isang mangkok, ang mangkok ay kailangang basagin. Sa makatuwid, ang anumang sakit na dala ng daga ay hindi maipapasa sa gagamit ng mangkok. Ang mga batas na ito ay nagbigay sa mga Israelita ng dahilan upang pigilan ang mga peste at gumagapang na hayop na pumasok sa kanilang tahanan. Walang gustong sirain ang maraming kagamitan o magtapon ng mga pagkain. Ang mga batas na ito ay nagpapahayag din ng kalagayang pangkalinisan sa loob ng tahanan ng mga Israelita. Tiyak na nakatulong ito sa kalusugan at kapakanan ng pamilya. Patungkol sa tuntunin ng lumang tipan ang ating pinag-aralan. Sa ngayon, ano naman ang sinasabi sa bagong tipan? Mula sa Marcos chapter 7 verse 15, hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Hindi na tayo namumuhay sa seremonya ng lumang tipan, bagkus sa bagong tipan na mayroong kaugnayan sa kabanalan. Nasusulat sa 1 Peter chapter 1 verse 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sa atin bilang Kristiyano ay nararapat lang na malaman natin kung ano ang mga nakakabuti o nakakasama sa atin. Natanging salita ng Diyos ang magiging batayan at pasihan sa pagpili ng mabuti. Tanging salita ng Panginoon ang gabay natin sa pagpili at paggawa ng mabuti. Ang sabi nga sa Awit 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas.
salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita. And thank you that through the shed blood of Jesus Christ on the cross, we are safe and protected. Tulungan mo po kami, Panginoon, na pagbungahin ang iyong mga salita sa aming buhay. Itinataas po namin sa inyo ang lahat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso. Dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito, muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong ishare ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po, mga kapatid.